Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim and declare as what I repeated. Let's say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan, kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito ay maging makapangyarihan sa ating buhay at magkaroon po ito ng katuparan, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Let us read here in Luke 10:20, Tagalog ang Biblia. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. And in amplified version, should I say Good News Bible, Luke 10:20, but don't be glad because the evil spirits obey you. Rather, be glad because your names are written in heaven. Let me repeat, brethren in Christ, Good News Bible, Luke 10:20, but don't be glad because the evil spirits obey you. Rather, be glad because your names are written in heaven. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to Luke is no other than Apostle Luke himself, and Apostle Luke known as Luke the physician, because being physicians was his profession, brethren in Christ. And Apostle Luke, brethren in Christ, ay isa po siya na mga nasabihin natin, mga nakatandem, mga nakasalamuhat, nakasama sa missionary journey po ni Apostle Paul. And of course, the gospel according to Luke, ito po ay napapabilang sa tinatawag po natin na four gospels, brethren in Christ. And Apostle Luke, brethren in Christ, authored two books in the New Testament. And these are, brethren in Christ, the gospel according to Luke, and of course, the book of Acts, brethren in Christ. At dito, mga kapatid, he recorded the very utterance ng ating Panginoong Hesukristo na ang wika niya, huwag niyong ikagalak dahil ang mga espiritu which he referred to the demons, brethren in Christ, or evil spirits na nagsisisuko, sumusunod, nagpapasakop. Kasi of course, ang mga apostles, ang mga disciples, or mga followers ng Panginoon has been given power and authority. Kaya po dito, sumusuko, sumusunod, at nagpapasakop ang mga evil spirits or yung mga demonyo, mga kapatid, sa kanila. Again, ang sabi ng Panginoon, huwag nyo itong ikagalak, mga kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, ang ikagalak ninyo, mga kapatid, ay dahil ang inyong mga pangalan ay nangasusulat sa langit. So, that is the very reason, brethren in Christ. And of course, we all know the story, brethren in Christ, na unang isinugo ng Diyos ay ang kanyang 12 alagad by twos. Then, later, sinugo niya, mga kapatid, ay 70. Other translation are 72. Sinugo niya uli by twos. At ito nga po, mga kapatid, sa Luke 10, kasusugo lang po nito ng 72 at nagbalik ito sa ating Panginoon para magsaysay, maglahad, or sabihin natin, mga kapatid, mag-report. At dito, ulitin ko, sinabi ng Panginoon, huwag niyong ikagalak dahil sumusuko sa inyo ang mga evil spirit, nagpapasakop sa inyo ang evil spirit, sumusunod sa inyo ang evil spirit, kundi ang ikagalak ninyo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Remember that hindi po tayo nagkakalayo. Even though Apostle Luke, brethren in Christ, ay hindi po siya napabilang sa 12 alagad
But nakita naman po natin na siya po ay isa sa mga may akda sa ng aklat sa Bagong Tipan, mga kapatid. At makikita po natin na dito ay hindi lamang ito exclusive para po sa the 12 disciples and then the 72 disciples, kundi ito po ay applied sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Once you believe the Lord Jesus Christ, automatically your name, brethren in Christ, will be written in heaven, of course, in the book of life. Kaya tayo, kung mayroon man tayong mga pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, o mayroon man tayong mga suliranin sa buhay, o mayroon man tayong mga kinakaharap sa buhay, mga kapatid, wala po yan sa kumpara sa ating pong mararanasan sa kalangitan. Kaya dito, mga kapatid, don't rejoice of what we have accomplished dito sa lupa. Magalak tayo dahil ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, our names are written in heaven. That's why, brethren in Christ, our today's message entitled, Be Glad, Our Names are Written in Heaven. Iyan po ang dapat nating ikagalak. Hindi tayo nagagalak dahil tayo ay may problema, hindi tayo nagagalak dahil tayo ay may mga pagsubok, hindi tayo nagagalak dahil tayo ay may mga pag-uusig, nagagalak tayo sa kabila ng ating mga nararanasan, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, at sa kabila ng anumang ating sitwasyon na kinakaharap sa buhay, mga kapatid, may assurance na ang ating pangalan ay naisulat sa kalangitan, mga kapatid. Again, why ay sinasabi ko po ito? Because ikaw, ako, tayong lahat ay mga mananampalataya, mga born again, mga anak ng Diyos, at of course, mga Kristiyano, mga kapatid. Again, this does not apply only sa 12 disciples or sa 72 na sinugo niya uli, kundi ito ay applied, mga kapatid, it applies sa lahat ng mga Kristiyano, born again, mananampalataya at anak ng Diyos. Kaya be glad, brethren. Huwag natin masyadong fokusan. In fact, mga kapatid, again, itong 72 na sinugo ng ating Panginoon, they were all happy, brethren in Christ. They were sabi natin, glad. Kasi nakita po naman natin kung paano napasuko ang mga evil spirits at sumunod sa kanila ang mga demonyo at masasamang espiritu. Mga kapatid, tandaan po natin, we have nothing to rejoice of what we have accomplished dito po sa lupa, kundi ang higit nating ikagalak at ikatuwa at ikasiya ay yung nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. That's why our today's promises, we are going to acronym the name Ralph, R-A-L-P-H, Brethren in Christ. At sa ating pagsasaliksik at sa ating pong pag-aaral, ito po yung mga aklat na mayroon ang kalangitan. At again, very general ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, Be glad because your names are written in heaven, brethren in Christ. So, ito po ang mga aklat, again, na nasa kalangitan. And I firmly believe with all of my hearts, brethren in Christ, na we are one, brethren in Christ, at ang ating pangalan ay nakaasulat din sa mga aklat na ito. Alam niyo po, ang exemption lang sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ang ating mga pangalan tiyak na wala pong sa Book of Death. Kasi mayroon pong binabanggit sa Bible na Book of Death or Aklat ng Kamatayan. Ako, naniniwala ko na wala po ang ating mga pangalan doon, mga kapatid. Why?
Because, ang sabi ng Bible, lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi po kamatayan ang ibinigay, kundi buhay. Kaya ulitin ko lamang po, mga kapatid, I firmly believe with all of my hearts that our names are not written in the book of death, brethren in Christ. But, naniniwala po ako na ang pangalan nating lahat ay nakasulat dito sa mga aklat na ating babanggitin ngayon, because this was the very utterance ng Panginoon sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga followers, sa mga believers na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. First point, our names are written in the book of remembrance, Matthew 3:16. Alam niyo po, may binabanggit, mga kapatid, na book of remembrance. Why? Bakit sinabi ko pong book of remembrance? Kasi sinasabi ng Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga pagpapagal, yung ating pagmi-ministeryo sa kanyang ubasan. Ang Diyos ay hindi liko, kaya nga diba iminumungkahi pa nga po ni Apostle Paul na kayo ay magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, be unmovable, brethren in Christ. Bakit po minumungkahi ni Paul ang ganito? Kasi alam ni Paul na wala tayong pagpapagal, pagpapagod, paggawa sa gawain ng Panginoon na kakalimutan ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin, it will be put in the book of remembrance, kasi aalalahanin ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang tao lang naman po ang ginawa natin ng mabuti na nakakalimutan yung mga ginawa nating mabuti. Pero ang Diyos, sa lahat ng mga mabuti nating ginawa, lalo na mga kapatid sa larangan ng ministeryo ng Diyos, ay hindi niya po kalilimutan. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako na yung ating mga paggawa, pagpapagal, mga kapatid, lalo na mga pagtitiis sa mga ministeryo, hindi po yan kakalimutan ng Panginoon. It will be written, brethren in Christ, sa book of remembrance. Kaya nga po, sa kalangitan, may rewarding, mga kapatid, sa mga gawa natin sa Panginoon. Kung masusupok sa apoy, o kung hindi ito masusupok, bakit? Kasi nire-rewardan ng Lord yung mga gawa na genuine, yung mga gawa na taos-puso nating ginawa para sa Panginoon, and we will be rewarded. In fact, brethren in Christ, mayroon tayong 5 crowns na tatanggapin sa kalangitan. Kasi ang Diyos ay Diyos na marunong maggantimpala sa mga anak ng Diyos na gumagawa sa kanyang ubasan. Kaya mga kapatid, our names are written in the book of remembrance according to Malachi 3:16. And second point, our names are written in the book of Acts, Revelation 20:12. Dito nakita po natin, seems negative, kasi ito po ay sa second resurrection na po ito. Sa mga di mananampalataya, and they will be judged according to their deeds or acts, brethren in Christ. At the same way, brethren in Christ, tayo din po ay naniniwala ko na nakalagay din po sa Book of Acts ang ating mga gawa. Kaya lang makikita talaga, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, I firmly believe na lahat ng ating mga acts ay mga righteous acts, good acts, brethren in Christ, or we can holy acts na tinatawag natin, o sa Tagalog, mga maka-Diyos na gawa. Bakit po? Kasi sinisikap natin mabuhay, even though na hindi po ito masyadong inila-elaborate pagdating po sa kaligtasan, because we have been saved by the grace of God.
by believing to it, brethren in Christ. Malinaw naman po yun, walang pagtatalo. Pero now that we have been imputed with the righteousness of God, of course, automatically, hindi po kasalanan ang magiging resulta niyan. Righteousness ang resulta niyan. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo sa kabanalan, nabubuhay tayo sa katuwiran, nabubuhay tayo sa kalinisan, nabubuhay tayo mga kapatid sa tinatawag natin na buhay na maka-Diyos, na buhay na Kristiyano mga kapatid. Ang wika nga, we're no longer walking in darkness, we are walking in the light. And again, that the good deeds na ginawa po natin mga kapatid, dahil tayo ay re-rewardan, as what I mentioned earlier, I firmly believe that we have also the book of Acts, brethren in Christ, na nakatala doon ang lahat ng mga nagawa nating mga mabubuti, nagawa nating mga magaganda, at of course, nagawa natin sa kabanalan at katuwiran. And of course, brethren in Christ, third point, our names are written in the book of life, Revelation 13:8. Dito po, mga kapatid, makikita natin na talagang ito, wala na po itong pagdududa, mga kapatid. Kasi the final, nabubuksan po doon sa last judgment, sa tinatawag natin na Great White Throne Judgment of God, brethren in Christ, ay Book of Life. Unang bubuksan yung kanilang mga Book of Acts, yung mga gawa nila, kung masama o mabuti. Then, ang huling bubuksan, mga kapatid, ay yung tinatawag natin Book of Life. At na-recall ko tuloy na maging si Moses, when the Lord do not forgive the Israelites people, ang sabi po ni Prophet Moses, Lord, kung hindi mo sila papatawarin sa kanilang mga kasalanan, alisin mo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang plea ni ano po ni Prophet Moses. Pero alam niyo po, once na your name ay nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, wala pong erasure sa langit. Kasi hindi ang Diyos nagkakamali. Kaya ibig sabihin, kapag inilagay na ang iyong pangalan at isinulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay, it will be forever written sa Book of Life. Wala pong burahan. Mali po yung pagkakaintindi, mga kapatid, ng iba, na kapag ikaw ay tumanggap kay Lord, na lumakad ka sa kabanalan at katuwiran, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. And then pagka nagkasala ka, nagkamali ka, mga kapatid, ay aalisin na naman ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, buburahin. Hindi ho ganun, mga kapatid. Against ang Diyos ay hindi po nagkakamali, mga kapatid. Therefore, walang erasure sa heaven. Pag isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, alam ng Diyos na hindi ka tatalikod, ikaw ay magpapatuloy at patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kaya, mga kapatid, naniniwala ko na ang pangalan nating lahat bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ay nakasulat sa aklat ng buhay, and it will be forever written in the Book of Life, brethren. Wala pong burahan, wala pong erasure sa langit, because as what I said, ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagkakamali. Kaya salamat, because we have this assurance na tayo po ay may buhay na walang hanggan. And of course, fourth point, our names are written in the Book of Plans, sa Psalms 139:16. Alam niyo po, minsan akala ng iba yung plans ng Panginoon is doon lang nung nag-exist tayo. Don't we know that the plans of God ay nag-exist na po siya even before the foundation of the world? Wala pa ho ang mundo, wala pa ho ang tao, may plano na ang Diyos sa sangkatauhan. And His plan, brethren in Christ, is from eternity to eternity, or we could say from past eternity
until future eternity. Ganun ho katindi ang plano ng Diyos na mayroon po tayo sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos because we have these plans. Nalaala ko tuloy ang plano ng Diyos sa particularly sa Israel. Nasabi po sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and future. So, brethren in Christ, kung iyan ang plano ng Diyos sa mga Israelita, iyan din po ang magiging plano ng Diyos sa bawat isa sa atin because our God, He never changes, brethren in Christ. At tandaan po natin na no matter what, no matter how, what happened in this world, brethren in Christ, mananayo ang plano ng Diyos. Sabi nga ng Psalms, brethren in Christ, His plan will stand, brethren in Christ. Kaya, anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating kinakaharap sa buhay, brethren in Christ, kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay, ang siyang mananaig, ang siyang mananayo, ang siyang mangyayari sa ating mga buhay. Because again, His plans, brethren in Christ, ay naitala na sa kalangitan from everlasting to everlasting or from eternity to eternity, brethren in Christ. Kaya again, I firmly believe that our names are written in the book of plans according to Psalms 139:16 and last point, our names are written in the book of heaven, Luke 10:20. Ito na nga po ang talatang ating inaaral na of course, brethren in Christ, kumbaga nakatatak na yan, nakaukit na yan sa kalangitan. Kumbaga ang pangalan ng 12 disciples, brethren in Christ, ay nakaukit sa mga sabihin natin mga pillars, brethren in Christ, sa New Jerusalem. I firmly believe na ang mga pangalan din po natin ay nakaukit sa kalangitan. Kaya salamat kay Lord because hindi na po tayo kalilimutan ng Diyos. We will be forever with Him, brethren in Christ. At ako naniniwala na ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ay talagang tayo ay iniligtas ng Diyos. At ang mga iniligtas ng Diyos, hindi na po yan tatalikod, hindi na po yan magbabackslide. Sa kabila na may mga pagsubok yan, may mga problema yan, may mga pag-uusig yan, tuloy-tuloy yan na maglilingkod sa Panginoon. To sum up of our today's message, which entitled, Be Glad, Our Names Are Written in Heaven. And our today's promises, we acronym the word RALP, Brethren in Christ, or RALP, R-A-L-P-H. First point, our names are written in the book of remembrance. Malachi 3:16, our names are written in the book of Acts, Revelation 20:12. Third point, our names are written in the book of life, Revelation 13:8. And fourth point, our names are written in the book of plans, Psalms 139:16. And of course, fifth point, our names are written in the book of heaven, sa Luke 10:20. And these are the acronym of the word RAP, Remembrance, Acts, Life, Plans, and Heaven. And these are the books which are in heaven. I firmly believe, brethren, na ang pangalan mo, pangalan ko, pangalan nating lahat ay nakasulat sa mga aklat na ito. Kaya we have this, we could say, assurance. Ito ang ating pangahawakan. Kasi ang Diyos, ulitin ko, hindi po nagbubura ng pangalan sa aklat ng buhay. And He promised na sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya will have eternal life. And of course, those who have eternal life, their names are written in the book of life. Our today's grace, ang biyaya ng Diyos ang nagdala at nagkaloob ng kaligtasan sa kakristan tiyanuhan at dapat ito ikagalak na totoo sapagkat ang ating pangalan ay nakasulat sa kalangitan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos ang nagdala at nagkaloob ng kaligtasan sa kakristyanuhan at dapat ito ikagalak na totoo sapagkat ang ating pangalan ay nakasulat
sa kalangitan. To God be all the glory, let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po na ikaw ang Diyos na patuloy po na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, dahil sa paggising namin, taglay-taglay namin lagi ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, for your provision dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa bawat araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat, Panginoon, sa bawat umaga dahil may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo. That's why today we expect that we will receive all the blessings that you have prepared and stored for us, Panginoon. Kaya we expect, Lord, that we will receive sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na yan. At gayon din po, Panginoon, salamat dahil pinagpala mo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And thank you, Lord, because you made us vessels and channels of blessings to everyone. Kami ay ginawa mong daluyan ng iyong pagpapala at biyaya. Kaya minsan pa kami magiging daluyan ng iyong pagpapala sa aming pamilya, magiging daluyan ng pagpapala sa aming iglesia na kinabibilangan, magiging daluyan ng pagpapala sa komunidad na aming kinabibilangan din, Panginoon, magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan at magiging pagpapala sa kumpanya na aming pinagtratrabahoan. Salamat din, Lord, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig, nanonood. Whenever they have prayers, Lord, I pray in your name that everything will be granted unto them because we hold on to your promise, Jesus, that whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. That's why, Lord, we ask to the Father all of this in your name, Jesus. Na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them your healing. At kung may nangangailangan, Panginoon, ng katugunan, grant them your provision. Kung may nangangailangan ng iyong gabay, grant them your guidance, Jesus. And everything they are praying for, Lord, I declare, decree that in your name, tinugon mo na, Panginoon. Salamat, Jesus. What a privilege we have in you dahil ang aming mga pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. And it will be forever written in the book of life, Jesus, because you never changes. Hindi ka nagkakamali at hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At tunay nga po, Lord, na sa kabila man ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila po ng mga pag-uusig na aming nararanasan sa buhay, ay dapat kami pa rin ay magalak because our names are written in the book of heaven or the book of life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.